nalalapit na nga ang Mother's Day, ating tunghayaan ang kwento ng isang ina, asawa, isang businesswoman at beauty queen, pero iisang tao lang yan, Fia. Kung ano yan, panoorin natin to. Ang pagiging ina ay hindi madaling tungkulin. Hindi ka lang dapat maging mapagmahal at maalaga sa iyong pamilya, kundi dapat ikaw rin ay maging matatag, madiskarte, may malasakit sa kapwa at may takot sa Diyos. At ang lahat ng katangiang yan ay tila matatagpuan kay Jessie Maloles. Hindi lamang siya isang ina, kundi isa rin siyang beauty queen, a businesswoman at isang butihing asawa. Bata pa lang daw noon si Jessie nang hikayatin siyang sumali sa mga beauty pageants. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon sa first ever beauty pageant na kanyang sinalihan ay nasungkit niya ang first runner-up sa Mrs. Asia International na ginanap sa Malaysia. Pagdating naman sa pagnenegosyo ay masasabing successful rin siya. Mayroon siyang dental clinics, resorts, restaurants at marami pang iba na siya mismo ang nagmamanage. Pero ang ilan sa mga ito ay kinailangan niyang ipasarado noong kasagsagan ng pandemya. Marami mga challenges eh. Hindi maiiwasan yung challenges. Pero the more challenges, parang the more ka magpupusili talaga. Tumutulong din si Jessie sa iba't ibang foundation at madalas siyang nag-o-organize ng fundraising events kagaya ng Fashion Show for a Cause para makatulong sa iba pang mga nangangailangan. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi magagawa ni Jessie kung wala ang kanyang asawa na laging nakasuporta sa kanya. Na kahit malaki man ang agwat ng kanilang edad ay hindi ito naging hadlang to reconcile their differences. Hindi man halata dahil sa kanyang hindi maitatagong ganda, pero lima na ang anak ni Jessie at meron na rin siyang cute na apo. Her life seems perfect now, pero hindi niya pa rin malilimutan ang mga paghihirap na kanyang pinagdaanan noon sa Davao at Jensan kung saan siya lumaki. Nakakakain naman kami, pero yung pang-araw-araw na baon mo, wala, kailangan pang yung iano ka ng mga classmate mo. May time na pasusulatin ka ng classmate para lang may pang-recess ka. At ginagawa ko yun. Ang laki ko, gusto ko talaga umaman. Gusto ko talaga pagtapira. Gusto kong matutong magnegosyo para man lang makaahon na po. Ayon kay Jessie ay time management daw ang sikreto para makamit ang tagumpay na kanyang tinatamasa ngayon. Pero hindi pa rin maiiwasan na maramdaman ng tampo ang kanyang mga anak. Minsan po kasi kailangan niya po pumunta sa Davao. Bakit? Yakin din siya eh. Pinagawa niya po yun para magtrabaho po para sa amin. Kaya naman para makabawi si Jessie sa kanyang mga anak ay sama-sama naman silang kumakain sa labas o kaya naman mag-out of town vacation. Dahil dyan ay may mensahe si Maria at Jessie para sa nalalapit na Mother's Day. Happy Mother's Day, Mama. Thank you lagi mo kami inaalagaan. And sorry sa mama namin ginagawa. Sa lahat ng mga nanay, happy Mother's Day sa inyong lahat. Mabuhay tayong mga ina. Ang pagiging isang ina ay hindi lamang seasonal. Once naging isa kang ina, ay magiging ina ka na forever. At si Jessie Maloles ang isa sa masasabing a mother for all seasons.